Isang tatay sa Palawan ang nananawagan ng tulong para sa kanyang anak na may tumor sa utak. Ang bata, unang inakala na kailangan lamang ng manghihilot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Patuloy na lumalaban sa buhay ang isang batang may brain tumor mula San Vicente, Palawan. Pero kasabay nito, ang paglobo ng kanilang bayarin sa ospital. Magdadalawang buwan na sa ospital si Ken, 4 na taong gulang, anak ni Jessril at Lois. Kwento ng ama ng bata, Disyembre noong nakaraang taon nang magreklamo si Ken na may kakaibang nararamdaman. Nung una, yung right leg niya po na sumasakit daw. Mga ilang days na yun na yung hindi na talaga siya nakalakad, as in iniinday niya na talaga ng sobrang sakit siguro yung paa niya, na ayaw niya nang halos igalaw, ayaw niya nang iyakbang. Lang po siya sa bahay, nakahiga lang, and upo, ganun. Inakala nilang simpleng pilay o bali lang ang nangyari kay Ken. Kaya lumapit sila sa mga manghihilot at nagbakasakali sa mga halamang gamot. Hanggang sa unti-unti nang tumamlay, nawala ng ganang kumain at nangayayat si Ken. Buwan ng Enero, nagdesisyon na silang dalhin sa ospital ang bata. Mabilis na po bumagsak yung pangangataw niya, as in na talagang binigla po na nangayaya talaga siya ng sobra. Pag-check po nila doon sa San Vicente sa ospital, mababa raw po yung hemoglobin ng bata. Mula San Vicente, agad silang sinabihan na pumunta na sa Puerto Princesa para masalinan ng dugo ang bata. Dito nalaman na rin na may brain tumor pala si Ken at kinakailangang maoperahan. Yung paliwanag po ng doktor po niya na neurosurgeon po is sa sitwasyon po ng bata, medyo bagsak po yung katawan, hindi po papasa sa kung ngayon po mag-proceed ng operasyon, kasi baka di raw po kayanin, so kailangan pa po niyang medyo palakas-lakasin pa o patabain. Nakomatose si Ken ng 1 linggo at 1 buwang na malagi sa pediatric intensive care unit. Nilagyan na rin siya ng tubo sa leeg para makahinga. Ngayon, nasa mahigit 800,000 piso na ang bill nila sa ospital. Labas pa dito yung maintenance na 4,000 kada araw. Kaya ang kanyang ama, nananawagan po ng inyong tulong. Mga financial po namin na naghihingi na lang po kami kung kanino na makadagdag lang ng panggastos namin sa araw-araw. Sa nakaw ng kunting tulong para po sa aking anak, kahit na yung mga pang-araw-araw na lang po sana nagamutan, yung hinihingi namin, kasi talagang walang-wala na rin po talaga kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.